nabalita, nasabi mo din sa akin, kaya medyo na ano ka na, nakadagdag sa akin sa nararamdaman mo. Yung sinasabi mo na napaka-importante para kay Papa mo, yung unan. Oo. Ano meron sa unan? Hindi, yung unan ito, ano, hindi ko alam bakit. Kasi nung isang araw, umiiyak ka, unan ka ng unan, pag nakikita mo yung unan dito, umiiyak ka na naman. Tapos sinabi mo yung unan, unan, ano yung unan? Yung unan ni Batman, yun na. Medyo yung ginagamit ko siya, yung unan ko, Batman. Yung nung inilam ni Papa, nag-tag yun yung inan niya, tinabihan niya yung unan, tapos iyakap na lagi. Talaga na papato ko, ispetagan mo, bahay mo, gulong unan, sabi ka dalang ni Papa mo. Tapos yun, hindi na lang yan, hindi mo akala mo, inilam niya yung unan, hindi na lang siya. Pagkatabi niya yung unan, ako namimik ni Papa yun. Minsan, alam mo, mahal, minsan kailangan natin magpakatatag sa buhay. Kasi minsan masasabi natin na sobrang sakit yung mga nawawala na mahal natin sa buhay. So sa part ko kasi, dumating din sa point ko na nawalan din ako ng mahal sa buhay. Pero iniisip na, isipin natin na ang lahat ng yan ay may hanggan. Dahil minsan sinasabi ni Lord na siguro ayaw na nila madagdagan pa yung kanilang kasalanan. Kaya yung mga mababait na bata, pinukuha mo na para mag-lead sa atin, magbabay sa atin. Magsamantala lang yun, pero magkikita at magkikita tayo kung mabulo. Makikita mo rin sa pagkakulong mo, not this time, pero pag dumating yung bata, basta ang gawin mo ay patuloy ka na magaling, manampalataya, at huwag na huwag kang mawawalan ng pag-asa sa buhay. Basta gumawa lang ng mabuti, hindi ka nakakaapak ng ibang tao, hindi ka nakakagawa ng masama. Magandang blessing yun, magandang panimula yun, at magandang record para kay Lord. Kaya isipin natin na nasa magandang kamay na si Papa mo. Okay na tayo doon. Ngayon, anong mga plano mo habang wala si Papa? So, dapat siguro sana magbigay siya ng magbigay ka. Ano yung masasabi mo sa iba din na nawalan din ang mga mahal sa buhay dahil ikaw, sabi nga nila, ay isa kang matatag na tao. Sinasabi nila matatag kang tao. Dahil sa sobrang daming pagsubok na nangyari sa buhay mo, ano yung may ibibigay mo na payo sa mga tao na gaya mo na nakaranas ng mga ganyang pagsubok? Ako, alagay mo ang mga bulan mo. Takayin mo yung aawayin mo, tatagot-tagot. Pero ako hindi na ngayon, kasi nakabawi na ako. Lahat ng pagtawad. Napatawarin rin yung mga papa nyo, saka yung nanay nyo. Kalimutan nyo mga lahat ng problema, kalimutan nyo na lahat. Kasi nga lahat na mawawala sa inyo yan. Kaya kayo dapat alagaan nyo maingin. Bumawi na kay tita. But at least nung anytime, siyempre rin, kayo rin ang mawawalan din. Kaya hanggat maaari sa mga naijan pa, nabubuhay yung magulang, alagaan ninyo ang inyong magulang, iyan yun ang konting time, pagmamahal. Isa to sa inyo muna yung mga kaligayahan ninyo sa ibang tao. Mga kaibigan, isa na nilalandang nandiyan din lang naman. Pero mas maganda na bigyan nyo ng time ang inyong pamilya, especially ang inyong nanay, ang inyong tatay, na ibang tumulay, siyempre. Sa saan pa at sila din ang makakasama ng sa mga anak na gaya namin, patuloy tayong magbigay ng pagmamahal sa ating mga buhay. Karamdam natin kung nabubuhay sila ang pagmamahal bilang isang anak sa kanilang Ganun yung gagawin yung sabat sa magulang nyo. Kung mahal kayo ng magulang, mahalin nyo yung anak nyo. Tsama nyo rin yan. Yeah, para ganun din. Magulang, dapat mahalin din nila ang kanilang mga anak. Sa mga nagtatanong, nandun na yung mga kasagutan ninyo, kung ano yung mga natanong din ninyo, at nandito
ganito na yun. At nasabi na ni Mahal kung ano yung mga sagot sa mga natanong niyo. At sana pagdasal din natin na luminhawa na yung karamdaman. Basta masasabi ko lang sa iyo, Mahal. Sabi nga ni Papa na binili sa iyo, alagaan ka. Sabi ko lang din sa mga tita at kayong mga kapatid mo, Siyempre nandito kami, ako, at ang buong pamilya ko, ang buong pamilya ko, mag-guide sa iyo, mag-aalaga sa iyo, mag-aalaga dito ka sa amin. Huwag mo kalimutan na maging mabuting tao. Hindi lang sa sarili mo, pati na rin sa kapwa. Tao. Okay?